Let's we pray together. Kaya bago ho tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father, God who loves us, we were destined to go to hell forever, but you who are holy saved us by shedding your precious blood for such us. Banal at mahabagin naming among Diyos na nasa langit, kami nga po ay nasa kapalaran na papunta sa walang hanggang kapahamakan, subalit ikaw ang iyong anak ay nagdanak ng kanyang mahalagang dugo. So we thank you. And the Lord has made us your children. Kaya kami po ay nagpapasalamat at ang aming Panginoon ay ginawa kami mga anak. We already thank the Lord for your great and wonderful grace and love. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo pong nakakamanghang pag-ibig at biyaya. O Lord, please help us to live without shame before your that great love. Amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na makapamuhay kami na walang anumang dapat ikahiya sa harapan ng iyong dakilang pag-ibig. And Lord, work to increase our faith so that we can do your work more powerfully. Panginoon, kumilos ka po sa aming pananampalataya nang sa gayon po ay lumago ito na mas makagawa po kami para sa iyo. Also give us strength so that we can do our best to do it. Bigyan niyo po kami ng kalakasan pa nang sa gayon po ay mas makagawa pa kami at mahigit pa namin itong magawa. And may the Lord the Holy Spirit work powerfully so that Quezon City Church can be filled with new souls continuously. Nawa po ang Banal na Espiritu ay kumilos dito po sa Quezon City Church na sa gayon po ang church na ito ay mapuno ng mga ligaw na kaluluwa. If there are some brothers and sisters who cannot join the Sunday service today, please help them and encourage them and protect them so that they're able to attend next coming Sunday. Kung may mga brothers and sisters po na hindi nakadalo ngayon, Panginoon, hikayatin mo po sila na sa gayon po ay sa susunod ay makasama po namin sila at makadalo sila. Among us, if there are some brothers and sisters who are sick physically, please heal them so that they are able to attend. Sa amin po na may mga karamdaman, nakikiusap po kami na pakagalingin mo po sila. Today, we gather here to listen your precious lesson, so please help us to understand well your true love, your true lessons. Ngayon nga po ay nagkatipon po kami upang makinig ng iyong mga aral. Tulungan mo po kami na mas maintindihan ang iyong aral at ang iyong pag-ibig. In the name of Jesus Christ, we pray. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Today, we are going to think about the Apostle Paul's two questions. Ngayon po ay ating pag-iisipan yung dalawang katanungan ni Apostol Pablo. Acts chapter 22, verses 1 hanggang 10. Chapter 22 po ng mga gawa, mula verse 1 hanggang verse 10. Through this passage, we are going to think about Apostle's two questions to the Lord God. Kaya sa pamamagitan ng mga verses na ito, ay pag-iisipan po natin yung dalawang katanungan ni Apostol Pablo sa ating Panginoon. Verse 1 hanggang 10. Chapter 22, verse 1 hanggang 10 po. Chapter 22, verse 1 hanggang 7, until 7. Hanggang 7 po. Please. Babasahin ko. Mga Ginoo, mga kapatid, at mga magulang, pakinggan ninyo ang pagtatanggol na gagawin ko ngayon sa harapan ninyo. Nang marinig nilang siya'y nagsasalita sa kanila sa wikang Hebreo, ay lalo pa silang tumahimik. Pagkatapos ay sinabi niya, ako'y isang Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Silya, ngunit pinalaki sa lungsod na ito, sa paanan ni Gamaliel, at tinuruan alinsunod sa kahigpitan ng kautusan ng ating mga ninuno, na masigasig para sa Diyos, na tulad ninyong lahat ngayon.
aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa kamatayan, na ginagapos at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at mga babae, tulad ng mapatotohanan ng pinakapunong pari ng tungkol sa akin at ng buong kapulungan ng matatanda. Mula sa kanila'y tumanggap ako ng mga sulat para sa mga kapatid sa Damasco. At nagpunta ako roon upang gapusin ang mga naroon at ibalik sila sa Jerusalem upang parusahan. Habang ako'y naglalakbay at papalapit na sa Damasco, nang magtatanghali ang tapat na, biglang sumikat mula sa langit ang isang malaking liwanag sa palibot ko. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" And verse 8 hanggang 10 or so, until 10, please. Verse 8 hanggang 10 po, sumagot ako sa kanya, "Sino ka ba, Panginoon?" At sinabi niya sa akin, "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. Nakita ng mga kasamahan ko noon ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin." Verse 10, sinabi ko, "Anong gagawin ko, Panginoon?" Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tumindig ka at pumunta ka sa Damasco, at dooy sasabihin ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinilagang gawin mo." Let's we read one more time the Apostle Paul's first question, verse 8, together. 3, 2, 1, verse 8. Sumagot ako sa kanya, "Sino ka ba, Panginoon?" At sinabi niya sa akin, "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig." And also, let us read one more time, second Apostle Paul's question, verse 10, 3, 2, 1. Sinabi ko, "Anong gagawin ko, Panginoon?" Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tumindig ka, pumunta ka sa Damasco, at dooy sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinalaga mong gawin." So, first his question, "Who are you, Lord?" And second his question to the Lord, "What shall I do, Lord?" Unang katanungan po ni Pablo ay, "Sino ka, Panginoon?" At ikalawa, "Anong gagawin ko, Panginoon?" For our good Christian life, there is something we need to spend in vain time that God has given us. Kaya para sa ating Christian life, kailangan maglaan tayo ng makabuluhang bagay para sa atin. It is to glorify our identity. Ito ay upang maluwalhati doon sa ating pagkakakilanlan. When we watch the movie or TV, sometimes we heard someone's question asking, "Who are you? What is your identity?" Kaya kapag nanonood tayo ng pelikula o television, maaaring naririnig natin o nakikita natin, may mga katanungan doon, "Sino ka? Ano pagkakakilanlan sa iyo?" So because when I know exactly who am I know what you do. Dahil kung kilala ko na eksakto kung sino ako, alam ko kung ano ang gagawin ko. For example, anyone who knows I am a firefighter, he will not play with the fire. Kaya kung halimbawa, ako'y isang bumbero, ay walang magtatangka na maglaro ng apoy sa harapan ko. If we know we are the policeman, we will try to stay away, commit sin, and catch criminal. Kaya kung mayroong nakakakilala sa akin na halimbawa ay ako'y isang polis, maraming iiwas na gumawa ng kasalanan dahil huhulihin ko. Also, anyone who knows I am a policeman, a doctor, he will try to heal a patient, sick person. Gayun din, kung ako halimbawa ay isang doktor, nanaisin ko na magpagaling sa mga may sakit. Likewise, it is very important to know exactly who I am. Kagaya noon, napaka-importante na kilala ko ng eksakto kung sino ako. But actually, we cannot know for ourselves who we are. Pero sa totoo lang, hindi talaga natin kilala yung tunay na sarili natin. Because we are made by God, the Creator. Dahil tayo nilikha ng Diyos na siyang tagapaglikha. So in order for us to know ourselves correctly,
we must know exactly the God who made us. Kaya upang makilala natin ang lubos at tama yung ating sarili, kailangan makilala din natin ang lubos at eksakto yung Diyos na lumikha sa atin. And also we need to know for sure the reason why God made us. At dapat din nating malaman kung ano ba yung dahilan bakit ako nilikha ng Diyos. Only that time, only then we can know exactly what to do. Kapag ganoon po, malalaman natin na eksakto kung ano ba ang dapat gawin. As we know, the apostles' power is one of the most respected by all Christians. Gaya ng ating alam, lahat po ng mga Kristiyano ay inirerespetong maigi si Apostol Pablo. So he was very preciously used by the Lord God. Napakahalagang ginamit siya ng Panginoong Diyos. Before he used by God, before Apostle was saved, he was a man who opposed to gospel and to persecute the churches. Bago pa man si Apostol Pablo maligtas, siya po yung sumasulungat doon sa ebanghelyo o umuusig doon sa mga iglesia. But how he able to change it? How did he become a greatest Christian in history? Pero paano siya nabago o paano siya naging dakilang Kristiyano nung kanyang mga panahon? Because of two questions. Dahil doon sa dalawang katanungan. Through his two questions to the Lord God, he knew exactly what the Lord and himself were and what he should do. Dahil alam niya nga po na eksakto o kilala niya na eksakto ang Panginoon, kaya alam niya kung ano yung gagawin niya. Through his education, when he was persecuting the church before he was born, through his education, he could live a life without waste. Kaya dahil dun sa dalawang katanungan na iyon, nagawa niyang mabuhay nang walang inaaksayang panahon sa kanyang buhay. Yeah, actually, we know that. Before he was saved, he could live, he was persecuting the church and Christian before he was born. Yeah. Siya ay bago maligtas, siya ay taga-usig o salungat doon sa Ebanghelyo, doon sa mga Kristiyano nung panahon na yun. Before he met Jesus Christ, Apostle Paul, like other Jews, considered blasphemy against the God when people believed that Jesus was crucified on the cross. Kaya si Apostol Pablo noon, gaya ng ibang mga Hudyo, siya po ay lapastangan na laban sa Diyos na kung sino man ang sumasampalataya kay Jesu Kristo na siyang ipinako sa cross. At that time, he was on the way to going to Damascus to catch Christ who believe in Jesus as Christ. Nung panahon na iyon, ay papunta siya doon sa Damasco na kung saan para hulihin yung mga Kristiyano na sumasampalataya kay Jesu Kristo. For the Lord God to kill the Jesus Christ, to kill the Christ, Christians, he went to the Damascus. Ang isip niya noon, para sa Diyos, para sa Panginoon, pinapatay niya yung mga Kristiyano na sumasampalataya kay Jesu Kristo. So, before he became the apostles, let's we see John chapter 16. Kaya tingnan po natin sa Juan chapter 16. John chapter 16. Verses 2 hanggang 3. Verse 2 hanggang 3 po. Chapter 16, verse 2 hanggang 3. So if we look at the John chapter 16, verse 2 hanggang 3, we are able to know Jesus told to his disciples. Kaya kung titingnan natin sa John chapter 16, verse 2 and 3, makikita natin dito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Verse 2 hanggang 3, brothers and sisters, shall we read together? 3, 2, 1. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Talagang darating ang oras na ang sino mang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. At ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama o ako man. Here verse 2, the time is coming that whoever kills you, you means Christians, kill you will think that he offered God service.
Talagang darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. The reason why apostles were killed the Christian that time, verse 3. The reason is they have not known the Father or me. Ang dahilan bakit pinapatay ni Apostol Pablo noon ang mga Kristiyano dahil hindi nila nakikilala ang Ama o siya man si Jesu Cristo. That's why a power when he had misunderstood the God and Jesus, he tried to his best to kill Christians. Kaya noon si Apostol Pablo, mali ang pagkakaunawa niya sa Diyos at kay Jesu Cristo, kaya nga sinusubukan niyang patayin yung mga Kristiyano nung panahon na yun. But when Paul, he was near Damascus, it was about 12 o'clock and in the day, and suddenly a great light from the sky shine around him. Kaya nung si Apostle Pablo ay papuntang Damasco, magtatanghali ang dapat, siya po ay biglang tutumba at may biglang isang liwanag ang dumating sa kanya. Because of the light, great light, Apostle Paul, he fell down by the great light. Dahil doon sa matinding liwanag, kaya si Jesu Cristo ay bumagsak sa lupa. Because of that reason, he became blind. Dahil doon po siya ay naging bulag. And he heard a sound from heaven. At nakarinig ho siya ng tinig doon sa langit. The sound is Saul, Saul, why do you persecute me? Ang tinig na iyon, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At that time, Apostle surprised and asked first question to God. Kaya nasurpresa si Apostol Pablo at nagtanong siya sa Panginoong Diyos. Who are you, Lord? Sino ka, Panginoon? At that time, Jesus answered to him, I am Jesus of Nazareth, whom you persecute. Si Jesus ay sumagot, ako'y si Jesus na taga Nazareth na iyong pinag-uusig. That time, Paul must have been shocked the moment he heard it. Kaya nung sandaling narinig ito ni Apostol Pablo, siya ay nabigla, nagulat. And he would have passed many thoughts about his misbehaviors in the past. At sumagi nga sa kanyang kaisipan yung mga nagawa niya na mali noong una. And then, Paul, he asked to Jesus second question. What shall I do, Lord? Matapos noon, nagtanong siya ng pangalawa sa Panginoon, anong gagawin ko, Panginoon? Through his education, through Ananias, Apostle, he heard what God has planned for Apostle. Sa pamamagitan ni Ananias, ay sinabi niya kay Apostol Pablo kung ano ang gagawin niya, nakatakdang gawin niyang plano para sa Panginoon. Because of to his creation, he already come to know, he understood about God, God's plan, and what shall I do? Dahil dun sa dalawang katanungan, nalaman niya kung ano yung plano ng Diyos at kung ano yung kanyang gagawin. It means Apostle heard what God has planned for Apostle. Ibig sabihin, narinig ni Apostle Pablo kung anong plano ng Diyos sa kanya. And he totally changed his life. Before he persecuted Christ, but now he became the apostles to preach the gospel. Lubos na nabago ang kanyang buhay. Dati siyang taga-usig. Ngayon siya'y naging apostol na kung saan nangangaral na ng Ebanghelyo. We also, like Apostle, we have to ask to God first, who are you, Lord, and what shall I do for you? Kaya ni Apostol Pablo, kailangan tanungin din natin ang ating Panginoon. Sabihin natin na, sino ka, Panginoon? Ano ang dapat kong gawin, Panginoon? So as I told you already, through today, let's think about our Christian life through these two questions. Kaya sabi ko kanina, pag-aralan natin sa ating Christian life yung ganitong dalawang katanungan. First of all, let's think about more detailedly the first question, who are you, Lord? Una ay pag-isipan natin yung unang katanungan ni Pablo na sino ka, Panginoon? Actually,
As we know already, before he became the apostles, what kind of person was Paul? Kilala natin si Pablo na dati kung anong klaseng tao siya bago siya maligtas. Before he became apostles, he said to himself, he introduced himself. Bago siya maging apostol, ay ganito niya pinakilala ang kanyang sarili. That is Philippians chapter 3, verse 5. So doon yun nakalagay sa Philippos chapter 3, verse 5. Before he became apostles, he explain himself about him like he was the man who persecute Christians. Bago siya maging apostol, ipinakilala niya yung kanyang sarili na siya'y taga-usig ng mga Kristiyano. Verse 5 and verse 6, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1, tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo. Tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia. Ayon sa katuwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. Not only persecuted the church, but also he was eager. Hindi lang ho siya taga-usig, kundi siya isang taong masigasig pa. So, Galatians chapter 1, let's go. We can know his the attitude. Kaya makikita natin yung kanyang asal o saloobin dito sa Galatia. Galatians chapter 1 verse 14. Galatia chapter 1 po verse 14. Verse 14. Also, let's read together. At 3 to Galatians 1. Chapter 1 verse 14, 3 to 1. At ako'y nanguna sa Judaismo nang higit kaysa marami sa mga singgulang ko sa aking mga kababayan. Higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Likewise, that time, Paul was so eager. But the problem is that he knew it long. So, he has his zeal against God. Siya po ay masigasig sa Panginoon. Ngunit ang problema, hindi niya alam na mali ang kanyang ginagawa. It means he didn't know the God exactly. That's why he persecuted the Christian for the Lord God. Ibig sabihin, hindi niya kilala ng lubos ang Diyos, kaya nagagawa niyang usigin ang mga Kristiyano. So he took the lead in catching and killing the Christian at the time. Kaya siya nanguna para hulihin, patayin yung mga Kristiyano noon. That time, Apostle, he thought apostles' action were done to the Lord God. Kaya nung sandaling iyon, ang isip ni Pablo ay tapos na yung kanyang ginawa para sa Diyos. But Lord, instead of Jesus Christ, he cursed Apostle Paul. God gave him the opportunity, chance. Sa halip na, at ang nangyari po, si Apostle Pablo ay sinabihan ng Diyos na binigyan siya ng panibagong pagkakataon. It means the Lord nevertheless accepted Paul. Nevertheless, the Lord accepted Paul. Gayunpaman po, tinanggap ng Panginoon Diyos si Apostle Pablo. So in order to know God exactly, Paul asked, "Who are you, Lord?" He asked him first. Kaya si Pablo ay tinanong niya muna yung Panginoon. So now we are think about the Lord, about Lord God. Four kind of Lord. Kaya pag-isipan natin ang apat na klase tungkol sa Panginoon. It means, what is the Lord like? Kung ano yung kagaya ng Panginoon. Apat na klase kung paano mamaraan ang Diyos. Actually, our Lord is the one who Lord of grace. Ang Panginoon ay siya yung Panginoon o Diyos ng biyaya. And second, our Lord is the Lord who wait. At isa pangalawa po, ang Panginoon ay Diyos ng naghihintay o time din na naghihintay and sa atin. And third, the Lord who gives opportunity. At
Ikatlo po, Panginoon na nagbibigay ng pagkakataon. And fourth, the Lord who leads. Pang-apat, Panginoon o Diyos na namumuno o nangunguna. That's why our Lord is the one who Lord of grace. Una, Panginoon ng biyaya o Diyos ng biyaya. So let's think about the Lord of grace. Pag-isipan natin ang Panginoon ng biyaya. Actually, Lord is the Lord of grace who has received a power by grace without any merit. Ang Panginoon ay Panginoon ng biyaya na natanggap ni Apostol Pablo yung biyayang iyon ng walang anumang kapalit. That's why the Lord gave salvation grace freely to all people. Kaya binigay ng Panginoon ang kaligtasan ng libre sa lahat ng mga tao. That's why the word the Bible says like that. Jonah, let's go. Jonah. Kaya tingnan natin sa aklat ni Jonah. Jonas. Chapter 2, verse 13. Chapter 2, verse 13. Jonah chapter 4. Jonah chapter 4. Jonas chapter 4. Verse 2. Verse 2. This word is what Jonah said after he saw that. Ito po yung sinabi ni Jonah, matapos niya po itong makita. So, brother and sisters, Jonah chapter 4, verse 2, brother and sister, let's read together. 3, 2, 1, siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon, di ba ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking bayan pa? Kaya nga ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis. Sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Because the Lord God is the rich of grace. Dahil nga ang Panginoon ay mayaman sa biyaya. That's why the Lord accepted no matter how evil people turn away their sins and then turn to Him for free. Kaya nga ang Diyos ay handang tanggapin ang mga tao na lumalabag sa paggawa ng kasalanan, malaya niyang hinahayaang makabalik sa Kanya. I mean, our Lord is the grace of Lord. That's why God desire all men to be saved, although they have a lot of commit sin. Kaya ang ibig sabihin po noon ay Diyos ng biyaya, kaya nga, gaano man ang kanilang nagawang mga kasalanan, ay iniligtas sila ng Diyos. And remember, second, the Lord who waits. Ikalawa Let's po, think about. Ang Diyos na naghihintay. In addition, second, the Lord waited without judging Paul because he persecuted the brothers and sisters. Ang Panginoon ay hinintay si Pablo kahit na si Pablo ay inusig ang mga kapatiran. That's why our Lord is the waiter. Kaya ang ating Panginoon ay matyagang naghihintay. Actually, Apostle, before he was the power, he persecuted the church without knowing God. Si Pablo ay inuusig niya yung church nung panahon na yon kahit na hindi kanya kilala ng lubusan ang Diyos. That's why Apostle he said about himself, 1 Timothy, let's go, 1 Timothy. Kaya sinabi dito ni Apostle Pablo sa unang Timoteo, let's have a look at 1 Timothy chapter 1, verse 13. Unang Timoteo po, chapter 1, verse 13.
13. Unang Timoteo, chapter 1, verse 13. Brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Kahit na noong una, ako'y isang lapastangan, manguusig at mga alipusta. Gayumay kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. Likewise, he said, because I did it ignorantly in unbelief. Dahil sa kamangmangan ay ginawa niya iyon sa kawalan ng pananampalataya. That time, the Lord knew that Paul and wait. Kilala na ng Panginoon si Pablo, kaya siya ay naghintay. So it is the same for us who are saved. Gayun din sa atin na mga naligtas. The Lord waits for the saved Christian to grow unright and live a proper life and be not ashamed to stand before His glory. Gayun din ang Panginoon, matyaga siya naghihintay sa atin na hanggang sa tayo lumago sa ating pamumuhay bilang Kristiyano na hindi ikinahihiya ang kanyang kaluwalhatian. Remember, if He, God, our Lord God, is not waiter, when we commit sin, God will judge us, curse us immediately. Kung isipin natin na kung ang Diyos ay hindi matyagang naghihintay, ay kada gagawa tayo ng kasalanan, hahatulan tayo kaagad ng Diyos, isusumpa niya agad tayo. But remember, although God is the waiter, God able to wait for us when we commit sin, but if we do not stop committing continuously, one day, in God's time, God will give us the curse and God's discipline. Kahit na matyaga ang Diyos na naghihintay sa atin, pero kung tayo ay hindi tumitigil sa paggawa ng kasalanan, dadating ang araw. Isang araw, may panahon na hahatulan o isusumpa tayo ng Diyos. Anyway, God Lord wants us to abandon our sins for life, the true work with Him, so the Lord waits. Kaya nga, ang Diyos ay matyagang naghihintay, nais niya na talikdan natin ang ating kasalanan upang makapamuhay ng kasama siya. Okay, brothers and sisters, let's go. 1 John. Kaya tingnan po natin sa unang Juan. Question. Unang Juan po. When we commit sin, that time God will judge us immediately, but God will waiting. God will wait for us until we repent. Kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, hindi tayo agad hinahatulan o pinarukusahan ng Diyos. Bagkus siya ay naghihintay sa atin hanggang sa tayo magsisi dun sa ating nagawang pagkakasala. But like verse 6. If we say that we have a fellowship with Him and work in the darkness, work in the darkness instead of we repentant, means we lie and do not practice the truth, Bible said. Sabi po ng Biblia, kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. And verse 8, brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Yeah. Verse 9. But if we confess our sins, He is faithful and just to give us our sins and to cleanse us
from all unrighteousness. Verse 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Until we repent, until we confess our hidden sin, God waits. God is waiting for us. Naghihintay ang Diyos sa atin hanggang sa ihayag o pagsisihan natin yung ating sikretong kasalanan. And verse 10, brother, sister, let's read together. 3, 2, 1. Kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. It means God already knew about our hidden sin. Ibig sabihin, alam na ng Diyos yung natatago o yung sikreto nating kasalanan. Although our Christian life looks like, appearance looks like the normal, but God already knew our hidden sin. Kahit na kung titingnan na yung ating Christian life, parang normal lang, pero alam ng Diyos yung ating tinatagong kasalanan. Like verse 9 and verse 10, like that. We are able to know God is waiting for us until we repent and confess. Sa verse 9 at verse 10, maaari nating malaman na ang Diyos ay matiyagang naghihintay hanggang sa ipahayag at pagsisihan natin ang ating natatagong kasalanan. If we do not repent, if we do not confess our dirty sin for our the good relationship with God, one day, instead of God reject us, instead of God kick out us from the church, instead of that, you will slow yourself, you will disappear from the church. Kung hindi natin ipapahayag yung ating marumi, kung hindi natin pagsisisihan yung ating maruming kasalanan para sa relasyon natin sa Diyos, sa halip na tayo ay iwaksin ng Diyos, ay tayo po unti-unti po tayong mawawala sa church. So, don't deceive God. Kaya wag ho nating dayain ang Diyos o lokohin. Before you disappear from the church, God wants all of you to confess your commission and God wants all of you to repent your sin. For our good relationship with God. Bago man tayo mawala sa church, naghihintay ang Diyos na pagsisihan o ipahayag natin ang ating natatagong kasalanan para sa panunumbalik ng relasyon, ng fellowship natin sa Diyos. Brothers, sisters, when we see the brother, sister, when they were saved first time, they looks like the angels, very bright. Kapag nakita natin yung mga kapatiran na naligtas, kung titingnan sila yung mga anghel, maliliwanag ang mukha. Would you see each other? Pwede nyo tingnan ang isa't isa. Face? Anong nakikita? How do you feel? Anong naramdaman niyo sa kanila o nakikita niyo? Looks like angel or evil? Mukha ho bang anghel o evil? Evil? Actually, all of you, when we were saved first time, when we got salvation first time, our face looks like very bright and then looks angels. Sa totoo lang po, nung tayo ay bagong maligtas, nung bago tayo maligtas, kung titingnan yung ating mga mukha, maliliwanag, gaya ng mga anghel. But problem is our hidden commission. Pero ang problema, yung ating natatagong kasalanan. And worry about worldly things. Yung mga pag-aalala sa makamundong bagay. That's why our face become more dark and looks like becoming like a evil. Kaya padilim na padilim yung mukha, nagiging kagaya ng evil. But remember, our Lord is the waiter. God is still waiting for you to return, repent. Pero tandaan nyo, yung Panginoon, matiyagang naghihintay sa inyo hanggang kayo magpahayag ng kasalanan na magsisi sa inyong kasalanan. Remember, why some newly saved brethren, why they left the church after they were saved? Yung mga bagong naligtas, bakit sila umaalis ng church matapos nilang maligtas? Why they stopped to attend the church? Bakit sila humihinto sa pagdalo ng church? Bakit po? It's not a reason. God kicked out them. Hindi ho dahilan na pinaalis sila ng Diyos. By themselves, they stopped to go to church. Pasya nila sa sarili nila, umalis sila sa church. You understand? Naintindihan niyo po. Why? Bakit? Because of sin. Dahil sa kasalanan. And the world and devil temptation. At sa mga tukso ng Diablo.
But remember, God's still waiting for you to return. Pero tandaan niyo po, ang Diyos ay matyagang naghihintay sa inyo hanggang sa kayo po ay magsisi. Apostle also, before he were apostles, when he was the Paul, his name Paul, he was the man who killed the Christians. Maging si Pablo, Christian. Bago siya maging apostol, nung Pablo pa lamang siya, ay pinapatay niya ang mga Kristiyano. Isn't it? Di po ba? And third, the reason. Third, we have to think, our Lord is the Lord who gives opportunity. Ikatlo, pag-isipan po natin, yung siya yung Panginoon nagbibigay ng oportunidad o pagkakataon. Not only waiting for us, but also God is the man, oh Lord, who gives us the opportunity. Hindi lang ho ang Panginoon ay naghihintay, kundi siya ay nagbibigay din ng oportunidad. And so, although Paul opposes the Lord, and Lord gave him the opportunity to turn away from that evil and live for Him. Maging si Pablo, binigyan siya ng pagkakaroon ng Diyos na talikuran yung kasamaan at magtungo sa Diyos. Who are you, Lord? I am the Lord who give you opportunity. That's why Apostle Paul changed his life. Sabi ni Pablo, sino ka, Panginoon? Ako, yung Panginoon na nagbigay sa'yo ng pagkakataon, kaya yung buhay ni Pablo ay nabago. So, Psalm chapter 78, kaya sa mga awit po, chapter 78, God is the Lord who gives opportunity to us. Ang Panginoon ay Diyos na nagbibigay ng oportunidad o pagkakataon. Mula po, 38 hanggang 41. Psalm chapter 78, verses 38 hanggang 40. Mga awit, chapter 78, mula 38 hanggang 40. Please. Babasahin ko po. Gayunman siya, palibhasa'y mahabagin, pinatawad niya ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol, madalas na pinipigil niya ang kanyang galit at hindi pinupukaw ang lahat niyang puot. Kanyang naaalala na sila'y laman lamang, isang dumaraang hangin at hindi na muling babalik. Kay dalas na naghimagsik sila laban sa kanya sa ilang at sa disyerto, siya'y kanilang pinagdaramdam. Likewise, at the time, Israel people, they continued to disobey God, but God continued to give them opportunity. Noong mga panahon na iyon, yung mga Israelita, patuloy ang pagsuway sa Diyos, pero yung Diyos, patuloy na binigyan sila ng pagkakataon. Likewise, when the King David committed sin, that time, God gave him the chance, opportunity. Gaya ni Haring David, nung siya ay nakagawa ng kasalanan, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon. And also, as we know, Apostle Peter also, when he denied 3 times Jesus Christ, he instead of rebuked him, God, Jesus Christ gave Peter again 3 times. At nung si chance again. Si Pedro, pinagkaila niya si Jesucristo ng 3 beses, binigyan siya na sa halip na pagsabihin siya, binigyan niya ng pagkakataon si Pedro. Isn't it? Di po ba? And ask the Peter, do you love me? Do you love me? Do you love me? Minamahal mo ba ako? Minamahal mo ba ako? Minamahal mo ba ako? Why God, Jesus asked to the Peter 3 times, do you love me? Bakit po si Jesucristo tinanong niya si Pedro ng 3 beses na minamahal mo ba ako? Because God doesn't want all men to give up their Christian life.
Dahil hindi po gusto ng Diyos na ang mga tao ay sumuko sa kanilang Christian life. And one more, if we see Revelation chapter 2 verse 21, if we see Revelation chapter 2 verse 21 also, the Lord gave someone a chance to live again for the Lord. Kaya sa Apocalypse chapter 22, makikita natin dito na mayroong binigyan ng pagkakataon ng Diyos na isang babae. Revelation chapter 2 verse 21. Apocalypse chapter 2 verse 21. Okay, first of all, brother, sister, let's read together. 3, 2, 1. Binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi, ngunit ayaw niyang magsisi sa kanyang pakikiapit. The Lord rebukes a woman named Jezebel, not Sister Jezebel, for eating his servant to commit adultery and eat food sacrificed to idols. Yeah, dito po ay binigyan ng pagkakataon yung isang babae na nagngangalang si Jezebel na magsisi. Na itong si Jezebel ay isang mapanlin lang na doon sa mga lingkod upang mahantong sila sa pakikiapid at inuudyokan na kainin yung mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan. But the Lord also gave her the opportunity to repent. Pero yung Panginoon, binigyan siya ng pagkakataon na magsisi. Chapter 2, verse 21, let's see. Chapter 2, verse 21. And I gave her time to repent for her sexual immorality, and she did not repent, Bible said. Binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi, ngunit ayaw niyang magsisi sa kanyang pakikiapid. Ito ang sabi ng Biblia. Likewise, the Lord God gave her the chance, opportunity to repent, but the woman did not turn back. Binigyan ng Panginoong Diyos ng pagkakataon na siya ay magsisi, pero yung babae, hindi siya nagsisi. We also same. After we got salvation, when you commit sin, if you do not stop committing sin, but if you do not repent, even though God gave you a chance, opportunity to recover, but if you do not repent and continuously keep your sinning, one day, definitely, you will leave the church. You will disappear from the church. Matapos magkaroon ng kaligtasan, kung tayo ay nakakagawa ng kasalanan at hindi natin ito hinihinto o hindi natin ito pinagsisisihan, kaya maging yung pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos, kung hindi natin ito, kung papalampasin natin ito at iingatan natin ang ating kasalanan, isang araw ay mawawala tayo sa church. Brother, sister, Romans chapter 12, verse 1. Romans chapter 12, verse 1, Bible says. Sa mga taga-Roma po, chapter 12, verse 1. Why God give us the opportunity, chance again and again with waiting? Because God want us to live for the Lord. Bakit ang Panginoon ay nagbibigay ng tsansa, ng pagkakataon, hinihintay niya tayo dahil gusto niya na mabuhay tayo para sa Kanya. First, Romans chapter 12, verse 1. Roma 12, chapter 12, verse 1. Hanggang 2. Verse 1 hanggang 2. Brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito,
kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Why God gave us the opportunity and chance again and again? In order to offer your body as a living sacrifice. Bakit ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng opportunity o pagkakataon? Ito po ay upang ialay natin ang ating buhay sa Diyos. And fourth, our Lord is the Lord who leads us. Ikaapat, yung Panginoon ay Panginoon na nangunguna o namumuno sa atin. And the Lord is the one who lead the best way for us. And the Lord lead for, Apostle Paul also in the gloriously way that best should him. Gayun din sa atin, maging kay Pablo, pinangungunahan o inaakay niya tayo doon sa pinakamabuti o pinakamaluwalhating daan na naaayon sa atin. Means the Lord lead the Apostle Paul in the glorious way that best suited him. Kaya ang Panginoon ay pinungunahan si Pablo doon sa maluwalhating daan na nararapat sa kanya. So before he was the one who persecuted the churches and killed the Christians, but because God gave to him the chance opportunity, that's why he became the apostles who spread the gospel boldly. Dahil nga si Pablo na siyang pumapatay at nag-uusig sa iglesia noong panahon na yon, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos, kaya siya naging apostol Pablo. That's why do not waste your valuable time which you receive from the Lord God. Eh, huwag nating sayangin yung napakahalagang panahon na ibinigay sa atin ng Diyos. And then, let's think about second question. Pag-isipan natin yung ikalawang tanong. Apostle Paul, he already knew through the first question, who are you? That's why God, Apostle Paul, he already come to know about God. Yun sa tanong na sino ka Panginoon, nakilala niya na ang Panginoon. That's why he decided to stop to persecute churches and kill the Christians. Kaya nagpasya siya na itigil na yung pag-uusig sa mga iglesia at patayin yung mga Kristiyano. And then as apostles, he asked to God, "What shall I do like that?" At bilang apostol na, nagtanong ulit siya sa Diyos, ano ang gagawin ko? Let's go back, Acts chapter 22. Let's go back. Balikan po natin yung mga gawa, chapter 22. Acts chapter 22. Mga gawa, chapter 22. When he realized his action is wrong inside of God, that time he decided to live for the Lord God. Nung naunawaan niya na yung kanyang mga ginagawa ay mali sa harapan ng Diyos, nagpasya siya na mabuhay para sa Panginoon. And after he changed his mind, that time he asked to God, "What shall I do?" Matapos mabago ng kanyang kaisipan, nang sandaling iyon, tinanong niya ang Diyos kung ano ang kanyang gagawin. That is Acts chapter 22, verse 10, is the first second question. Ito po yung verse 10, yung ikalawang tanong niya. Verse 10, brothers and sisters, pasay po natin ng sabay. Sinabi ko, anong gagawin ko, Panginoon? Sinabi sa akin ng Panginoon, tumindig ka at pumunta ka sa Damasco at dooy sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinalagawang gawin mo. Like Apostle Paul's the question to God, what does God tell us to do? Kagaya ni Pablo, kailangan tanungin natin ang Diyos kung ano ang gagawin natin. Since we were saved, what does God tell us to do? Kaya
mula nang tayo naligtas, ano ba yung sinasabi ng Diyos sa atin kung ano ang ating dapat gawin? That is evangelism. Ito ay yung mangaral. It is second question. Ito yung tanong. Not to apostle, to you. Hindi na kay Pablo, kundi sa iyo. If you ask to God, like an apostle, what shall I do for you? Definitely God will answer to you, evangelize. Kaya kung tatanungin natin ng Diyos, anong magagawa ko para sa iyo? Ang sasagot sa atin ng Diyos, mag-evangelize. Why? We have to spend our time evangelize. Bakit kailangan natin maglaan ng oras para sa pangangaral? Why gave us the time, opportunity, evangelize? Bakit binigyan tayo ng oras, ng pagkakataon para mangaral? Why we have to work for? Why we have to work hard? Evangelize. Bakit kailangan natin magsikap na gumawa para doon sa pangangaral? Why we have to earn money? Bakit kailangan natin kumita ng pera para sa pag-evangelize? You understand? Naintindihan niyo po? Only evangelize. Para sa pangangaral. Why just came this word 2,000 years ago? Why? 2,000 taon na nakakalipas, bakit naparito si Jesucristo? Also evangelize. Upang mangaral. That's why Mark chapter 1 verse 38. Let's go. Mark chapter 1 verse 38. Sa Marcos chapter 1 verse 38. That's why until we die, please, all brothers, sisters, do not forget our purpose of our life. Kaya hanggang sa ating kamatayan, mga kapatid, wag ho natin kalimutan yung layunin ng ating buhay. That also evangelize. Yun ay yung pag-evangelize. Mark chapter 1 verse 38 or Marcos chapter 1 verse 38 po. Brothers, but he said to them, means Jesus Christ said to disciples, let us go into the next town that I may preach preach there also, because for this purpose I have come forth. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito, ako'y naparito. We have to think, why God save you? Dapat natin isipin, bakit ka ba iniligtas ng Diyos? Not only the reason we can go to heaven. Hindi ang dahilan ay mapunta lang tayo sa langit. Because we know that God desire not only you, all men to be saved. That's why, in order to evangelize, well, God give us more chance, opportunity. Alam na nga natin na hindi lang ikaw, kundi lahat ng tao ay lahat ng Diyos ay nananais na ang lahat ng tao ay maligtas, ito ay upang maipangaral din, hindi lang sa inyo, kundi sa kanila ang Ebanghelyo. You understand? Naintindihan niyo po? Likewise, when apostle asked to Jesus' second question, what shall I do? That time, definitely, Jesus answered to him, apostles, Paul, evangelize. Kaya, kagaya ni Pablo, nung tinanong niya ang Panginoon kung anong gagawin, sinagot sa kanya na mag-evangelize. Isn't it? Matthew chapter 28, verse 18 hanggang 20, let's go. Matthew chapter 28, verse 18. Matthew chapter 28, verse 18 hanggang 20. Chapter 28 po ng Mateo, verse 18 hanggang 20.
18 hanggang 20, brothers and sisters, let's read together. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Not only Jesus Christ answered to the 12 disciples, but also when apostles asked to Jesus second question, "What shall I do?" That time, Jesus might answer to him, evangelize. Hindi lamang po sinabi dun sa mga alagad na 12, maging kay Apostol Pablo ay sinabi, kung ano ang gagawin ay yung mga haral. Isn't it? Di po ba? Because of that reason, until he died, after he became apostles, until Apostle Paul lived, until the day he died, he preached the gospel to the whole world. Kaya yung mga apostol, maging si Pablo, hanggang sa kanilang kamatayan, nangaral sila ng ebanghelyo. Because verse 19, let's go, verse 19, let's see. Sa verse 19 po, tingnan natin. What shall I do? Kung ano ang gagawin natin? Jesus answered to Apostle Paul also, "Go, therefore, and make a disciple of all the nation." Because of, according to God's commandment, Apostle, he abroad another country to spread the gospel until he died. Dahil nga si Apostle Pablo ay nangaral ng ebanghelyo maging sa ibang karadik bayan. Kaya sabi, paghayo ninyo, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Isn't it? Di po ba? Because go and spread the gospel. According to God's commandment, he started go abroad, go another country to deliver the gospel. Kaya sabi, pumunta kayo, humayo kayo maging sa boldly ibang bansa. Mangaral kayo ng ebanghelyo ng may katapangan. Not only one time, two time. Hindi lang isang beses, dalawang beses. Until he died. Patuloy ng patuloy hanggang kamatayan. What shall we do? Anong gagawin natin? What is your interesting things? Ano po ba ang... What is your... ninanais natin? Considering, focusing. Ano po ba ang ating... Saan po ba tayo nakatuon? What is your interesting things about your life? Ano po ba yung ninanais natin sa ating buhay? Question. Yung po ay isang tanong sa inyo. What is your interesting things? Ano po yung ninanais niyo? Yung saan kayo nagkaka-interes sa inyong buhay? Evangelize? Pag-evangelize ba? Or worldly things? O sa makamundong bagay? That's why every day by day, when we wake up, we have to ask to God, "Who are you?" And we have to ask to God, "What shall I do for you?" Araw-araw, pagising natin, tanungin natin ang Diyos, "Sino ka, Panginoon?" Ikalawa, "Ano ang gagawin ko, Panginoon?" According to God's commandment, Apostle Paul, he lived until he died for preaching the gospel, whole world. Ayon sa utos ng Diyos, si Apostol Pablo ay nangaral siya hanggang kamatayan sa buong sa pangangaral ng ebanghelyo. Brothers, sisters, look at me. Mga kapatid, tingnan niyo po ako. Even me also. Although I am not Filipino. Kahit na ako'y hindi Pilipino. My nation is not Philippine. Kahit na ang bansa ko ay hindi Pilipinas, kundi Korea. Isn't it? Di po ba? It's the same situation. If you went to the Korean, and if you live, if you have to live in Korea, you don't can speak in Korean. It's very same situation, very hard to survive in Korea. Gayun din, kung halimbawa ang sitwasyon, kayo ay pupunta sa Korea, at doon kayo maninirahan na hindi rin kayo nakakapagsalita ng salita doon, ng Korean, ay mahirap ang sitwasyon. Isn't it? According to your commandment, if you have to go to Korea today, kung ayon sa utos ng Diyos, can you stay in Korea comfortably? Kung can you stay kayo, in Korea comfortably? Halimbawa ngayon, palagay nyo, makakapamuhay kaya kayo na maayos doon, ng komportable? You don't know in the Korean culture, na hindi mo alam language, yung lengguahe, and Korean system, kung ano yung sistema doon.
It's very hard. Napakahirap. After 1 month, you want to go back to Philippines. Maring isang buwan, gusto mo nang bumuwi sa Pilipinas. Am I right? Tama ho ba ako? You're the same situation. Ganon din ho sa kalagayan ko. But why I have to stay here? Bakit? Pero bakit nandito ko, nananatili sa Pilipinas? It's not a reason. I love to live in the Philippines. It's not a reason. Isipin niyo po ito. Hindi dahil gusto ko o gusto ko dito sa Pilipinas na manirahan. Hindi ho dahil ganun. Don't misunderstand. It's not even I hate Philippines. Hindi po ibig sabihin na ayaw ko sa Pilipino. The reason why I have to stay in the Philippines according to God's commandment. Ang dahilan bakit ako nananatili sa Pilipinas ayon sa utos ng Diyos para sa Ebanghelyo. Isn't it? Di po ba? That's why in Philippines, 20 the Korean missionaries, they are living in Philippines to spread the gospel, to make the God's disciples. Kaya 20 mga Korean po nandito sa Pilipinas upang mangaral, upang magpasibol ng mga mangangaral pa dito sa Pilipinas. Also to establish it, in order to establish it more and more, the churches in Philippines, the Korean mission team, they came here. Upang magtayo o magpasibol pa ng mga churches dito sa Pilipinas, ay nagpadala dito sa Pilipinas ng mga missionary. Also, think, although I cannot speak the Tagalog very well, but by the power of the God, isipin niyo po, kahit hindi ako magaling o hindi ako nakapagsalita ng Tagalog, pero sa kapangyarihan ng Diyos. By the whole power of the God, we, not only me, we together, we established the many churches, Calaucan churches, and Valenzuela churches, and Quezon East church, even in, although the Quezon, the Ballesteros church, we established it. Isn't it? Sa kapangyarihan ng Diyos, tayo po, sama-sama, tayo po tayo ng maraming churches sa Caloocan, sa Valenzuela, sa Quezon East Church, maging yun doon sa Ballesteros. Like Apostle Paul, according to God's commandment, we have now returned after preaching and delivering the gospel to Shibuyan, the lost soul. Kagaya po ni Pablo, tayo po ay nangangaral ng Ebanghelyo sa iba't ibang dako, gaya po doon sa Sibuyan. According to God's commandment, not only Quezon area, but also Lumbulon, Sibuyan area, we delivered gospel to lost soul who live in Sibuyan, and we come back. Hindi lang dito sa lugar ng Quezon City, maging doon sa Sibuyan Island, nakapangaral tayo ng Ebanghelyo doon, at ayun po, nakabalik tayo dito. For that, even the Sejong Jungbu Church Korean Mission Team, 5 persons, they went to there to support them, help them for Bible seminar. Maging yung ating mission team na Sejong Jungbu Church, ay tumulong sila, makinakibahagi sila para sumuporta doon sa gawain. Think, why Korean Mission and Sejong Jungbu Church also, they went to the Sibuyan Church? Why? Pag-isipan natin, bakit yung Sejong Jungbu Church ay nagpunta sila doon upang makibahagi doon sa gawain? I can say to you clearly the reason. It's not reason to have a vacation. Malinaw ko po, ito po ang malinaw na masasabi ko sa inyo na hindi sila naparoon upang magbakasyon. I asked the Sejong Jungbu Church brethren, evangelists and brethren, do you want to go to again the Sibuyan? Kaya tinanong ko yung evangelists at yung mga kapatiran doon sa Sejong Jungbu Church na gusto niyo pa ba na bumalik doon sa Sibuyan? But they didn't answer immediately, yes. Hindi sila sumagot agad ng oo. Why? Bakit po? It was very hard to get there. Dahil napakahirap na makapunta doon. Because of 14 hours, they have to travel on the ship, isn't it? Without air condition. Dahil 14 na oras ang gugugulin mo doon sa barko, sa biyahe ng barko, nang walang aircon. Isn't it? Okay. Brother Jerome, it's very hard to travel, isn't it? But they answer to me again. Although it's not easy,
to get the Cebuyan Lombolon Island one again. It's not easy to get there, but if God allowed us give a chance again, definitely we want to visit again to encourage them, they said. Kahit na hindi ganun kadali na makapunta doon, pero alam niyo po ang sagot nila sa akin, kahit na hindi ganun na madali na makapunta doon, kung ipahintulot ng Diyos, maaari gusto namin makapunta kami muli doon. Why? Bakit? Why they answer to me like this? Bakit po ganun ang sagot nila sa akin? Think. Sipin natin. Is this not close from the Korea? Hindi ho malapit mula sa Korea. But why they answer again to me lately? I will, if God allow me, I will visit again. Pero ba't sumagot sila na kung ipahihintulot ng Diyos, ay pupunta muli kami? Only that reason. Like the apostle's second question, what shall I do? Kagaya ng tanong ni Pablo sa ikalawang pagkakataon, ano ang gagawin ko? Not only Korean brethren, but also all of us, if we ask to God again, what shall I do? All the time, God will answer to you, evangelize. Hindi lang po yung Korean brethren, kundi maging kayo. Kapag tinanong natin kung ang Diyos, kung ano ang gagawin natin? Go and evangelize. Go, the spread the gospel. Go, go, go. If you ask to God every time, God will answer to you. Go and evangelize. Kung tatanungin natin ng paulit-ulit ang Diyos, tatanungin natin kung ano ang gagawin ko, paulit-ulit din niya sasabihin, humayo ka, lumakad ka, ipangaral mo ang ebanghelyo. Why you do not evangelize boldly? Bakit? Why do not evangelize boldly? Bakit hindi nagagawa makapag-evangelize ng may katapangan? Instead of you evangelize them, lost soul, why you enjoy the worldly things? Why? Sa halip na mangaral ng ebanghelyo, ay bakit masaya sa mga makamundong bagay? Ask yourself, why? Tanungin nyo ang inyong sarili, bakit? There are some reasons, but among reasons, personal reasons, you do not ask to the Lord God every day, what shall I do? May mga kadahilanan, pero ang isa sa dahilan ay hindi natin tinatanong ang Diyos araw-araw kung ano ang ating gagawin. After finish the Bible seminar, the Cebuyan, at Cebuyan, newly saved people, 56 persons, they attended that gathering place without any leaders. Matapos ang Bible seminar na maligtas yung mga nandoon, nasa 56 po na mga tao ang nagkatipon-tipon doon kahit wala silang leader o walang nag-guide sa kanila. There is no churches, there is no leader in Cebuyan. Walang leader, walang church pa doon sa Cebuyan. But they want to listen continuously the live the Bible, the Word of God. Pero gusto ho nilang patuloy na makinig ng live na salita, na sermon, na salita ng Diyos. What shall we do? Ngayon, anong gagawin natin? I cannot go there. I can't go there immediately because of I am the pastor in charge of Quezon Church. Hindi ko kayang pumunta ng mabili kaagad doon dahil ako'y in charge dito sa Quezon City Church. I cannot stay for a long time there. Hindi ko kayang manatili doon ng mahabang panahon. That's why before I send one person for as good leader, a few days ago, I called the sister Cherio. I called him, her. Kaya bago ko magpadala ng leader doon, ay tinawagan ko muna si Sister Cheryl. Sister Cheryl, although your body is very weak, old, but you have to go. Sister Cheryl, alam ko, maring nanghihina na ang iyong katawan, medyo nagkakaedad na, pero nawa ay makapunta ka please doon. Please go. Sana, puntahan mo. For your sale, people. Puntahan mo sila. To encourage them and lead them, you go. Para sa mga bagong laligtas, pangunahan mo sila, pumunta ka doon. She decided to go there. Nagpasya siya na pumunta doon. But I know, I think we know, it's not easy to go there. She go there because of her weak faith. She has weak faith. Alam natin. Not weak faith, weak body. Alam natin na hindi ganun kadali para sa kanya na pumunta doon dahil nga doon sa kalagayan ng kanyang katawan. And she decided to go there and then she went there with crying. Pero siya ay nagpasya. With gratitude and tears. Pero siya ay nagpasya na magpunta pa rin doon ng may pasasalamat at na may pagluha.
is not reason for her comfortable life for newly saved people. Hindi para sa komportable niyang buhay, kundi para doon sa mga bagong naligtas. What shall you do? Ngayon, ano ang dapat nating gawin? You also. Maging kayo. I want all of you ask to the Lord God every day. When you wake up every day, what shall I do? Ganun din kayo. Gusto ko natanungin nyo ang Diyos tuwing gigising kayo sa umaga, Panginoon, ano ang aking gagawin? Do you understand what I want to say to you? Naintindihan nyo po ba kung ano yung gusto kong iparating sa inyo? When we ask to the Lord God, as Apostle Paul, when we ask to God, what shall I do? Definitely, immediately, God will answer to you your purpose of your life about. Kapag tinanong natin ang Diyos, kagaya ng pagtatanong ni Apostol Pablo, kung ano ang aking gagawin, kaagad, ibibigay ng Diyos yung layunin. Remember, the reason why God is waiting for us, why God give us continuously the chance again for evangelizing. Tandaan natin na ang dahilan bakit binibigyan tayo, naghihintay ang Diyos sa atin, binibigyan niya tayo ng pagkakataon pa, ito ay upang makapag-evangelize. Last verse, Daniel chapter 12 verse 3. Tingnan natin sa Daniel chapter 12 verse 3. Daniel chapter 12 verse 3. Daniel chapter 12 verse 3. Daniel chapter 12 verse 3, brothers and sisters, let's we read together. 3, 2, 1. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit. At ang mga nagpabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailan paman. Yeah. Those who turn many to righteousness means evangelize. When we evangelize boldly, will be like the star forever and ever. Ang mga nagpabalik ng marami sa katuwiran, ibig sabihin po, yung ating pag-evangelize ay parang mga bituin magpakailanman. We will be the like a star. Nagiging kagaya tayo ng bituin. The Daniel chapter 12 verse 3 mean, the meaning of Daniel chapter 12 verse 3, if we evangelize more and more, God will be the proud of us. Kaya ang kahulugan ng Daniel chapter 12 verse 3, kung tayo mas mag-evangelize na mas higit at higit pa, maipagmamalaki tayo ng Diyos. If one of your family members become barangay captain, you will be very proud, isn't it? Kung halimbawa, ang isa sa membro ng pamilya mo ay naging kapitan sa isang barangay, maaaring maipagmamalaki mo siya. Isn't it? Di ho ba? Likewise, you will be more proud if one of your family became president. Pero mas maipagmamalaki mo kung ang isa sa miyembro ng pamilya mo ay naging presidente. It's same meaning. When we evangelize more powerfully, boldly, and when we preach the gospel more powerfully to lost souls, God will be so proud of us. Gayun din, kapag tayo ay nag-evangelize ng may kalakasan, yung pong Diyos ay malulugod, kumbaga, maipagmamalaki niya tayo. So that is the final mission that God has given us like Apostle Paul. Ito po yung huling mission na ibinigay ng Diyos sa atin, kagaya kay Pablo. Brothers and sisters, still we left half a year, 6 months, which God gave us. Given us. Yeah, brothers and sisters, kalahating taon na po ang ibinibigay pa ng Diyos na natitira sa atin. There are some more the vacant seat area. May mga bakante pa sa ating upuan dito. Yes, we try to our best to fill up our vacant seat. Subukan natin, abot ng ating makakaya, punan natin yung mga bakanting upuan na ito. Isn't it? Di po ba? So, I will do my best to establish Shibuyan Island Dutch.
Shibuyan Church in Shibuyan Island. Gagawin ko ang abot ng aking makakaya hanggang sa makapagtayo po tayo ng church doon sa Shibuyan Island. In God's time, one more, I will do my best to establish it, the Tondo Area Church. Ngayon din, nais ko din na sana magkaroon din ng church doon sa Tondo. Why? Bakit? Because it's very hard to follow up them continuously. Kasi mahirap i-follow up ng tuloy-tuloy sa lugar na iyon. And I went to the Tondo area last before. I saw a lot of the population, peoples in Tondo area. Nung pumunta ako sa Tondo, nung muling punta ko, nakita ko napakadaming tao doon. So according to God's commandment, if God allowed us, Quezon Church, through the Quezon Church, we want to establish the Tondo area church also, like the San Jose Del Monte Church. Kagaya po na San Jose Del Monte Church, gusto ko din na nawa yung Tondo ay galing din sa Quezon City Church na maging church din kalaunan. So today we will think about the apostles' first two questions. First, who are you? That's why it's very important for our Christian life, who God is. And then second question, apostles' first question, second question is also important. What shall I do? Kaya napag-aralan natin ang dalawang katanungan na una, sino ka, Panginoon? Gaano kahalaga na malaman natin kung sino talaga ang Panginoon? At ang ikalawa na katanungan, ano ang gagawin ko? So from time to time, I want all of you to ask, who are you, Lord? And what shall I do? Bawat sandali po, gusto ko po na magtanong kayo sa Panginoon na kung sino ka, Panginoon, at ano ang gagawin ko. Do you understand? Naintindihan niyo po ba? Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin na. Our Heavenly Father, who saved us, love us, thank you for saving us from eternal our sins. Ama naming Diyos na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa pagliligtas niyo sa amin sa aming mga kasalanan. Although we were miserable sinners before you, but you loved us so much and you gave us your salvation and you make us the children of God. Kahit na kami po ay mga miserabling mga makasalanan, ay iniligtas mo po kami dahil sa iyong pag-ibig, kaya nga po kami ginawa mo mga anak. So thank you so much for the grace of the Lord who saved us. Salamat po sa biyaya ng Panginoon na siyang nagligtas sa amin. Oh Lord, today we learned about the apostles' so two questions to you. O Panginoon, napag-aakala namin ang tungkol kay Apostol Pablo na dalawang katanungan. And please help us to think deeply about what you are to us and to live a worthy life before you. At tulungan mo po kami na makapamuhay sa iyo na may makabuluhan na para sa iyo. We depend on you and on your word. Kami umaasa lamang sa iyo at sa iyong salita. And we pray in the name of Jesus Christ who loves us so much. Ito ang idinadalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay lubos na nagmamahal. Amen. Amen.